Magandang buhay sa inyong lahat. Ako po si Father Norman Baldos, kuraparoko ng Santa Rita, Giginto. At ako ay na-assign sa balagtas ng mga panahon ni Father Ray Fernando. Kaya narito yung pagdinilay ko tungkol sa takot sa Diyos, pang-8 araw. Mahirap ipaliwanag yung takot sa Diyos. Paano yung takot kasi sa atin ay mayroong ibang connotation, negative. Kaya mainam na gabayan tayo ng tatlong tanong. Gusto ba ng Diyos na matakot tayo sa Kanya? Pangalawa, paano natin malalaman na may takot na tayo sa Diyos? At yung pangatlo, ano ang matatamo natin kung tayo ay may takot sa Diyos? Kaya una, gusto ba ng Diyos na matakot tayo sa Kanya? Kung yung takot, ang ibig sabihin, yung takot sa multo o sa mabagsik na teacher, hindi yun ang gusto ng Diyos. Hindi yung takot na yun. Anong takot ang gusto ng Diyos? Takot sa Diyos. Ito yung takot sapagkat alam natin na ang Diyos ang pinakadakila, pinakamabuti, pinakamataas. No? Kumbaga, sa lahat ng ito, kung ikukumpara tayo, tayo'y parang maliit na alabok lamang kung ikukumpara sa Diyos. Kaya pag pinagtabi tayo, natural lamang na tayo ay matakot sa Diyos. Yung takot sa Diyos ay ito, yung pagtanggap natin kung saan dapat ang Diyos sa ating buhay at kung saan tayo dapat sa ating buhay. Yun po yung ibig sabihin ng takot sa Diyos. Masasabi nga natin, walang maaaring makapalit sa Diyos sa atin sapagkat siya yung unang-una. Pangalawa, paano natin malalaman na may takot tayo sa Diyos? Ito ang nakalagay sa Kawikaan chapter 8 verse 13. Ang pagkatakot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Kung tayo ay may takot sa Diyos, ito yung tatalikuran natin ang kasamaan. Yun ang sinasabi. Dahil may takot tayo sa Diyos, tatalikuran natin ang kasamaan. Kaya nga, ang hirap ngayon, alam niyo kung ano? Ang hirap ngayon ay
ang mga tao ay kumikilos na parang walang Diyos. O parang hindi na sila natatakot sa Diyos. Ayun ang mahirap. Tandaan natin, siguro ito ang tandaan natin. Lahat tayo ay haharap sa Diyos balang araw. Isusulit natin ang buhay natin. Kaya kahit anuman yung kayabangan natin, kahit anuman ang ating mga nagawa sa buhay, lahat ng ito ay isusulit natin sa Diyos. Kaya dapat tayong talikuran ang anumang kasamaan. Ngayon, pero ito ang mahalaga. Yung takot sa Diyos ay bunga ng pagmamahal. Alam natin, halimbawa, ang isang mister, takot siya sa asawa niya. Bakit siya takot sa asawa? Kasi mahal niya yung asawa niya. Ayaw niya ng nagagalit. Diba? Bunga ng pagmamahal. At yun ang takot natin sa Diyos. Bunga ng pagmamahal natin sa Diyos na ayaw nating mawala o malayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. At yung panghuling tanong, ano ang matatamo natin kung tayo ay may takot sa Diyos? Ang isang taong may takot sa Diyos, hindi na siya matatakot kahit kanino. Kasi doon na siya nakahawak sa Diyos. Hindi na siya matatakot sa anumang pagsubok o hirap. Hindi na siya matatakot sa anumang pagtitiis o pighati. Hindi na siya matatakot ng kabiguan o kung anuman. Sapagkat sa Diyos siya nakasalalay. Takot sa Diyos. Sabi nga sa kawikaan, ang takot sa Diyos ay simula ng karunungan. Bibigyan ng Diyos ng pagpapala, mabubuting bagay at gagabihan niya sa buhay ang taong may takot sa Diyos. Kaya sa araw na ito, sa pang-8 araw, yun ang pagsumikapan natin. Matakot tayo sa Diyos.